Oh my God! Hello guys, ngayon magluluto tayo ng watwat. Quick trivia lang guys. Itong watwat guys, ginagamit nila to sa kanyaw. Yan. Yan yung karne niya, sinunog nila. Tapos, and then, pag after nila machop, ilalagay nila to sa malaking kawali. Tapos, ilalaga lang. Yan guys, so. Ito, binigay ito sa akin ng tatay-tatayan ko dito sa Baguio. Ginagamit ito nila guys sa special occasions nila. Lalong-lalo sa kanyaw. Tapos sa mga gatherings nila, ito yung ginagawa, ilalaga yung karning baboy. Ayan guys, iluluto natin to. Ito yung ingredients, bawang, yung siling verde, kamatis, tsaka sibuyas. Ayan guys, mag-umpisa na tayo magluto. Kunahin natin yung sibuyas. Then yung bawang. So guys, ang watwat kasi usually kinakain nila ito na ganyan na lang, tapos gumagawa na lang sila ng sausawan. Pero tayo, bibigisa natin sa kamatis para maiba naman. Karoon siya ng iba pang luto. Ngayon guys, sa mga kanyaw, ano yan? Pinapadasalan nila yan kuminsan dun sa tinatawag nilang mga bulong dito sa Baguio. Shoutout pala sa lahat ng mga igrot, mga tropa natin dyan. Sa kay Tatang Romel na Binayan, shoutout sa'yo, salamat sa watwat na binigay mo. Special delivery pa. Then yung kamatis. Sasabay ko na itong sili. Nakatapasin lang natin yung sibuyas guys. And guys, kasi nagkatas na yung kamatis, lalagay na natin yung watwat. Kamay-kamayan na natin kasi sabi nga nila, make friends with the germs. Then, haluin lang natin to. Hanggang sa ma-absorb nung karne yung kamatis. Yung guys, ang kinasarap dito sa Baguio kasi pag may mga ganitong okasyon, hindi sila madamot sa karne. Mamimigay sila. Kasi naging kaugalian yun. Kaya yun ang the best dito sa Baguio kasi hindi nawawala yung traditional way nila ng ano, ng makaluma nilang tradisyon. Unlike sa ibang lugar na nawawala na yung mga traditions nila, yung mga dati nilang luto, nawawala na rin yung mga delicacies nila. Then ngayon maglalagay tayo ng konting tubig. Saka asin na rin. Para mas lalo pang ano.
manuot yung kamatis sa karne. Sa watwat natin. Then, antayin lang natin na matuyo-tuyuan ng konti yan, guys. Yung iba naman, nilalagyan na napakaraming sili kasi mas masarap yun. Kaso si Mrs. hindi masyadong mahilig sa maanghang. Yung sabaw nito lalo guys, pag yung halimbawa may kanyaw, yung sabaw, kasi sa isang malaking kawali, halos doon na nila niluto yung kung ilang baboy yung kinatay nila, doon nila niluluto sa isang kawali, ang sarap ng sabaw. Sabaw palang ulam na, kasi nandun lahat ng lasa ng karne. Karne baboy. Tapos wala silang nilalagay na mga kung ano-anong seasonings. Maliban sa asin. Sa guys, kaya pala mahilig sa karne ang mga taga Baguio kasi malamig dito. Nagiging parang heater ng katawan kasi ito eh, yung karne. Nga pala, rest in peace kay Kobe Bryant. Grabe, nakaano yung balita, pagising ko. Ganun na yung balita na nakita ko. Nga pala kanina, sabi ni Mrs. na iiyak siya. Yun pala, namatay si Kobe Bryant. Yun, idol na idol kasi ni Mrs. yun. Rest in peace sa isang legend sa NBA na nawala. Pati sa yung anak. So yun guys. Yan na yung ating kinamatisan na watwat. Salamat sa panonood ng aking video. Bye-bye! Yan na guys, luto na po yung ating kinamatisang watwat. Yan guys, oh, ang sarap niyan. Yan, oh. Nga pala guys, please like and subscribe po sa aking YouTube channel. Bye-bye!